Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Isidro magsasaka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kaniyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahang Efeso, "Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mabamangis na asong gumat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayo'y mailigaw sila, kaya't mag-ingat kayo. At alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabi at araw. Sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat nang pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinabaging banal
Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng itong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana iyong ipanama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo nung kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpapuri, ang puon ay pupurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuario niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihang lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak
liban sa taong humanap ng kaniyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko'y dinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin nila sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagsasaad ng panalangin ni Jesus. Ang tawag po dito sa ebanghelyong ito ay ang priestly prayer of Jesus. Bilang pinakamataas na pari, siya ay nanalangin para sa kaniyang mga alagad. Kung inyo pong narinig ang lalim at lawak ng kaniyang mga salita, makikita natin na ang bawat salita ay mayroong patutunguhan. Ang bawat salita ay mayroong intensyon kung papaanong si Jesus sa kaniyang pakikipag-ugnay sa kaniyang mga alagad ay tunay na itinataas niya sa Ama. Mayroon pong limang intensyon na nabanggit si Jesus ang ating Poong Nazareno sa kaniyang panalangin. Una ay sa verse 11, ang pagkakaisa upang sila ay magkaisa, kaniyang ipinapanalangin kung papaanong ang pakikipagkaisa ng Ama at Anak ay mangyari din sa kanila. Ito ang unang panalangin ni Jesus. Ang kaniyang ikalawang panalangin na ating nakita ay ang preservation. Yun bang sila'y manatili kahit na sa kabila ng sanlibutan, manatili sila na nagkakaisa para sa Ama. Ang ikatlo ay ang consecrated mission na lahat sila ay isinusugo rin ni Jesus. Lahat sila ay binibigyan ng pagkakataon ng kaniyang banal na hininga na kung papaanong ako ay isinugo ng Ama, kayo rin naman ay aking isinusugo. Ang ikaapat ay ang kagalakan. Kung papaanong ang kagalakan ang nagbubunsod na tayo o sila ay sumunod at makinig sa mga aral at turo ni Jesus. At ang ikalima ay ang kabanalan. Ang kabanalan na siyang ipinakita ni Jesus ay siya ring kabanalang gusto niyang ibigay sa kaniyang mga alagad. Limang tema, limang mahalagang bahagi ng pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Mahirap maging alagad, kaya alam ni Jesus kung ano ang kanilang kakaharapin. Alam ni Jesus kung ano ang kanilang dulo. Alam ni Jesus kung ano ang kanilang katapusan. Kaya gayon na lamang ang kaniyang pananalangin na sana
ang mga taong pinili mo sa aking pangalan ay magtagumpay hanggang katapusan. At ito nga ang nangyari. Lahat sila na tinawag ni Jesus upang maging tagapamagitan at magpabalita ng kaniyang mga gawa at ng kaniyang himala ay natupad at nangyari. At nabanggit na rin, except one, doon sa isa na pumili ng kaniyang katapusan. Sa atin pong buhay, Kristiyano, lahat tayo rin ay ipinapanalangin ni Jesus. Tayo rin ay kaniyang iniyaakyat sa Ama upang katulad ng mga alagad, tayo rin ay magpatuloy sa pakikibaka ng mundo, sa pakikibaka sa sanlibutan upang hindi tayo madala ng kasamaang nakadugtong dito. Maliwanag din sa Ebanghelyo kung papaanong ang salitang sanlibutan is equated sa kasamaan. Dahil alam natin na ang sanlibutan ay nagbibigay ng panandaliang saya at hindi saya ng kalangitan. Makikita natin kung gaano kalalim ang mga salita ni Jesus. Makikita natin kung gaano siya ka-concern sa magiging buhay ng labing isang ito. Kaya nga po tayo ay binibigyan ng paalaala ng ating Poong Jesus Nazareno na magtiyaga at kumapit sa Diyos sa oras at araw ng ating paglalakbay. Katulad po ng ating ipinagdiriwang na santo ngayon na isang magsasaka na kahit na sa kabila ng kaniyang kasimplihan ng buhay, si San Isidro ay hindi nakalimot sa Diyos sa araw-araw ng kaniyang pakikipagtunggali sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Araw-araw, bahagi ng kaniyang buhay ang pumunta sa simbahan, magdasal at makipag-ugnay sa Diyos. Kaya nga yung kaniyang kasamahan, dahil sa sobrang inggit sa kaniya, siya ay isinusumbong sa kanilang amo na kanilang pinagtatrabahuhan. Yung tao na yon palaging late. Kami nagtatrabaho na, siya nandun pa sa simbahan at nagdarasal. Pero hindi ito nakasira sa kaniyang tiwala at koneksyon sa Diyos. Isang simpleng tao, magsasaka, pero pinatunayan niya sa kaniyang buhay na ang mga salita ni Jesus na siyang nagbibigay galak sa araw-araw ng kaniyang pakikibaka ay kaniyang napagtagumpayan. Anumang estado ng ating buhay, anumang profesyon na ating kinabibilangan, isa lamang ang tunay. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Walang pwedeng maglakbay mag-isa sa kaniyang sariling kalakasan kung hindi ito nakaugnay sa Diyos. Katulad po ng panalangin ng pinakamataas nating pari na si Jesus, tayo rin ay kaniyang dinadala sa harapan ng Ama para tayo rin ay magkaroon ng kaisahan, tayo rin ay magkaisa sa puso at diwa, sa pananalangin at sa pagtingin sa kaniyang kapangyarihan. Poong Jesus Nazareno, ang pangalang ibinigay ng Ama upang maging sandalan at sandigan
ng ating buhay sa sanlibutan. Hindi tayo makasanlibutan, pero nabubuhay tayo sa sanlibutan, pero ang ating diwa at puso ay nakatutok sa Diyos na siyang nagbibigay buhay. Sana po ang Ebanghelyo ay magpaalaala sa atin na kahit na tayo'y nakalilimot sa Diyos sa araw-araw, si Jesus ay hindi nakalilimot na dalhin ang lahat ng ating adhika, dalhin ang lahat ng ating pangarap, dalhin lahat ng ating concerns at kaabalahan sa Diyos upang tayo naman ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Kung papaanong ipinalangin ni Jesus ang kaniyang mga alagad, tayo rin ay manalangin para sa iba. Iset aside muna natin yung ating pansariling pangangailangan. Bagkus, subukan naman nating ipagdasal ang ibang tao at kailangan ng tulong ng ating dasal upang sila naman ang pagpalain ng Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, itinalaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ipadalangin natin ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ang ating mga pangarap para sa kanila, at sa lahat ng mga magsasaka na nagbibigay sa atin ang araw-araw nating pagkain. Ipanalangin natin sila ng bigyan ng Diyos ng kalakasan ng katawan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pagkaani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya dawang maging pagkain at inumin sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhudon lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Narito si Jesus, ang ating pinakamataas na paring nananalangin para sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kaniyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.